Patuloy pa rin po ang inyong pagsubaybay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan pa rin tayo live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa araw nito ng Biyernes, ikalawang araw sa buwan ng Disyembre. Sa iba pa nating mga balita, inaasahan naman ng Department of Trade and Industry na magdadagdag o magtatas pa ang presyo ng mga pangunahing bilihin ng mga basic necessities and prime commodities pagkatapos ng Disyembre o sa darating na Enero. Ito ang tuluyan ng pumatay sa maliit na pag-asam at pag-asa ng mga consumers na mababa ang presyo ng mga bilihin matapos ang Kapaskuhan at Bagong Taon. Ayon kay Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, pinag-aaralan ng kanyang departamento ang price adjustment request na kinatatampukan ng may 55 out of 218 stock keeping units na minomonitor ngayon ng departamento. Ang mga products na maaring tumaas dahil may request ng mga manufacturers ay ang canned goods, milk, bread, instant noodles, laundry soap, salt, soy sauce, toilet soap, candles at iba pa. Kahit daw kanilang iproseso ang data, lalampas ng holiday season. Kaya sa January, maaring iba na ang presyo o ang suggested retail price ng mga pangunahing bilihin. Pangunahing dahilan daw para sa price hike request ay ang tumataas na halaga ng raw materials, mahalang packaging materials, mahalang production at logistical support. Now na sa linggong ito, sinabi na nitong si Secretary Pascual na 10 sa mga pangunahing bilihin ay kinakitaan na nila ng 5% na pagtaas sa presyo nito. Samantala, may 14 namang mga paninda basic needs ang tumaas na ng 10%. Samantalang may 31 bahagi ng kanilang pinag-aaralang basic commodity ay tumaas ng magit ng 10%. Ayon naman kay Philippine Association of Supermarkets Incorporated President Carlos Cabochan, na ang nagbabantang mga pagtataas pa ng presyo ng bilihin ay iiral hanggang sa susunod na taon makalipas ang Christmas at New Year celebrations. Bate na raw sa karanasan ng mga nasa supermarket at sa mga supplier ng basic commodities. Walang pumipiling mag-adjust ng kanilang presyo sa panahon ng Disyembre. Most likely, ang malaki ang mga pagtaas ng presyo ng bilihin ay ginagawa makalipas ang holiday season. Samantala, sa kabila naman ng pagtataasan ng mga presyo ng bilihin, sinabi naman itong si Pangulong Ferdinand Marcos kahapon na nalalapit na raw matupad ang kanyang pangako na gagawing 20 pesos bawat isang kilo ng bigas. Ginawa nitong si Marcos at tanggapan ng Department of Agriculture kahapon ang muli niyang pangako. Sa ngayon daw, ang Kadiwa sa Center o Kadiwa ng Pasko karawan ay nagbebenta na ng 1 kilo ng bigas sa 25 pesos. 5 piso na lang ang depresya sa kanyang pangakong 20 pesos. Ang problema, iilang truck o dadalawa halos truck ng bigas ang nabebenta sa Kadiwa. Dahil naman kukunti ito, hindi ito nararamdaman. Sa buong Metro Manila, wala pang 5 truck ang itinuturing na Kadiwa caravan. Samantala, sa ikalawang sunod na buwan, itinaas naman ng local oil companies ang presyo ng LPG products simula naman kahapon December 1. Ang Petron at Phoenix LPG Philippines dinagdagan ng 2 pesos 25 centavos bawat kilo. Kaya ang karaniwang 11 kilogram na tangke ng LPG ay nagtaas ng mahigit sa 25 pesos bawat isang tangke. Ang Solane nag-adjust naman ng 227 per kilogram. Samantalang Petron, Phoenix LPG Philippines at Auto LPG prices ay yung mga ginagamit ng taxi ay tinaasan bawat litro ng 1.25 hanggang 1.26 pesos. Matatandaan nung nakaraang buwan lamang ng Nobyembre,
ang mga petroleum companies nagpataas o nagpatupad ng hefty price increase, 3 pesos 55 centavos bawat isang kilo ng LPG. Kaya sa nakalipas lamang na 35 araw ang LPG bawat kilo tumaas ng 6 na piso. Samantala